Hello, once again, this is Baryotic Boy Tips, no, mga kabaryo. Magbabahagi na naman ho ng isang kalaman ngayong araw. Bale, ang gagawin natin, matutungayan ninyo ay kung paano magkanto ng Spanish Cadet. Pero bago tayo papasok sa main content ng ating video, mga kabaryo, mag-subscribe na ho dyan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Pakihit po ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga upload na video at mga live streaming natin. Ang mga tools na gagamitin natin, mga kabaryo, ha? Riveter. Yan. Kailangan ng riveter para sa rivet. Pag magdugtong tayo, kailangan ng riveter, ha? Ang rivet ho ay nagsisilbing band, ah, magdudugtong sa cutter na gagawin natin. Drill bit, ah, electric drill or cordless drill. Kailangan din tayo ng eskwala, square, ah, sa English square. Lapis, sa English naman pencil. Baka sa mga ha, baka may hindi nakakaalam pa ng English ng lapis dyan, ha? Pencil. At gunting, sa English scissor, ha? Ang gamit ho ng gunting ay para paghiwalayin, guntingin para maghiwalay ang isa lang, ha? At maging marami, ano, mga kabaryo, ha? Ito, kung pwede lang, ito nang gamitin mo, ha? Paggunting mo sa relasyon ninyo ng jowa mo. Sa lokolok ng jowa mo, ha? Guntingin mo na para mahiwalay ka na sa kanya. Bale, ito ang gagamitin nating gutter. Spanish gutter ang tawag nila dito. Ewan ko kung bakit Spanish gutter. Siguro, ano, gutter ng mga Espanyol ito. O galing sa Espanya o gawa ng Espanya. Ewan ko kung saan nila nakuha ang pangalang Spanish gutter. Baka ganito siguro ang ginagamit nila sa Espanya. Okay, tungayan nyo na kung paano ko ito kantuhin at gagawin. No, mga kabaryo, para malaman ninyo kung paano ito gawin. Ang Spanish ho, ang Spanish gutter ho, ang pinakamahirap na idugtong. Kung kaya ang iba gumagamit sila ng banawe type gutter, simple lang yon, at box gutter para madaling ikanto. Pero yung may-ari ng bahay, gusto niya Spanish gutter, may style, no, para astig tignan. Pero ito ho ang pinakamahirap na ikanto. Pero madali lang, basta masundan niyo. Ngayon, no, dahil 4 inches ito, no? 4 inches yan, kukuha ka ng 4 inches dito. Saka mo matahan. Tapos gamitan mo ng eskwala dito, ha? Kasi yung eskwala dapat nakalapat yan, ha? Para kahit islide mo, hindi magbabato. Tapos, saka mo ng ganyan. Okay, dito naman sa edge niya dito, ha? Mga kabaryo. Dito, ha? Dito sa edge, ha? Dito sa corner niya. Yan. Tapat mo yun, yung eskwala doon. Yan. Saka mo, isight dito sa kabila. Yan. Kung magtapat dito sa baba, ha? Dito sa baba mismo. Dito siya. Okay. Okay, pagkatapos niyan, sight mo lang dito sa baba. Tapos buhitan mo, ha? Buhitan. Ganyan. Ang pagbuhit diyan, mga kabaryo, paloob diyan. Huwag diretso na ganyan. Dapat pupunta sa loob yung lapis mo, yung marka mo. Bago natin
gunting yan, mga kabaryo. Yung sinyal natin, gagawa tayo ng isa pa, ha? Isa pang sinyal. Kahit half inch, pwede na. Okay, guntingin na natin. Maglagay tayo ng allowance na half inch para yupiin natin mamaya. Ito, guntingin din natin dito sa cornet. Ito, pwede na natin diretso doon sa marka natin. Diretso na doon sa marka natin, ha? Ito, diretso na rin sa marka. Kasi dito kanina, dito sa side, hindi natin yan diniretso sa marka. O, kita mo naman yung marka dyan. Dito. Ito kasi, yuyupiin natin mamaya. Yuyupiin natin ito mamaya para may bara ang tubig. Ganyan, para hindi mag-overflow dito sa side. Okay, diretso na natin. Magunting na tayo dito. Ito, guntingin na natin ito. Diretso dun sa marka. Okay. Kasi itong marka natin, itong hangganan kung saan tayo mag-yupi. Yung yupi, doon natin i-rivet yung kadugtong niya dito. Natin yan. So, kung napapansin mo ito, yung mga design niya, isa-isahin natin yan naguntingin para yupiin natin yan ng ganyan, para mag-form din siya para sa karugtong niya dito sa kanto niya. Mahirap ito, kabaryo, pero napakadali lang kung masundan mo. Ayan. Kung hindi mo pa nasundan ng isang bios, mga kabaryo, ha? Ina-advise ko na i-replay mo. Replay-replay lang, ho. Wala namang bayad yan. Kahit milyon pumupong i-replay ito, ha? Wala, ho, bayad talaga ito. Libreng, ano ito? Libreng tsukorya. Hindi ka na, ho, magpupunta pa sa Tesda para mag-aral lang ng ganito. Ha? Mag-subscribe lang, ho, sa Baryotic Boy Tips. Ha? Mga kabaryo. At matuto ka ng gumawa ng mga constructional, mga farming ideas, mga gustong mag-farm dyan. Dito, mga kabaryo, sa Baryotic Boy Tips, matutunghayan nyo lahat. Okay na, mga kabaryo, tapos na nating nagunting, iuyupin na lang natin. Disclaimer lang, ho, sa mga marunong dyan, ano, manahimik na lang, ho, tayo, manood na lang, ha. Baka may matutunan pa tayong mga bagong diskarte o idea. At kung may mga gusto pa kayong malaman, mga kabaryo, mag-comment lang, ho, dyan sa baba. Sabihin ninyo kung anong gusto nyong isusunod na video natin, ha? At gagawin, ho, natin sa abot ng ating mga kakayanan, sa ating kakayanan. Dapat, matalim ang ano natin, ha, ang gunting natin. Huwag tayong gagamit ng mga mapupurol na panggunting kasi hindi mo talaga magugunting yung galba sa shape na gusto mo, kundi mayuyupi lang siya. Parang relasyon lang, ano, pag ginunting mo, hindi mo yan mahihiwalay sa'yo kung purol ang gagamitin. Dapat sharp siya, yung matalim siya, para pagkagunting mo, mahihiwalay na siya sa'yo. Okay, ito, yuyupiin yan pababa. Ganyan. Ano siya? Tapos ito naman, ha? Bahagya lang na yuyupiin. Pero dito natin sa taas, umpisa. Ganyan. Thank you.
yan, nag-form na nga siya mga kabaryo. Ganyan ho ang itsura niya, yan. Okay na. So ready na para dito sa dugtong yan. Ito, yuyupiin na rin yan. Unahin na natin. Yan. Para sa mag, para may mag-trap sa tubig. Para hindi mag-overflow dito sa side. Ito ang gamit ko nito. Okay, ngayon oh, kukuha na tayo dito sa side flashing. At ito ho ang side flashing. Ganyan ho ang pwesto niya sa bubong. Yan. Okay? Ang pagkuha ho dito, mga kabaryo, kung ilan ang kukunin mo dito, dapat, yung dapat ang lapad nito. Ayan. Kunin mo ang lapad nito, which is 7.5 or 7.5 inches. Yan ho ang kukunin mo dito. Yan, sa haba nito. Yun ang guguntingin na natin. Yan. Ito sa pitan naman ng gutter, kunin mo yan. Yan, which is 10 cm or 4 inches. Yan. Ito naman ang kukunin mong sukat dito. Ito ang kukunin mong sukat dito. Bali, ito ang pitan niya, ha? At ito yung upper part niya. Ito yung lower part. Ganyan no siya. Ganyan. So dito sa lower part, kukuha ka dito ng 4 inches. Si markahan mo natin. Yun, ganyan ho. At dito rin, markahan din natin dito. Okay. Ilipat lang natin dito yung 7.5. Ito ang upper part niya. Ayan nga. Ngayon, namarkahan na natin yan. Ganun na rin din natin. Tatapat natin dito. At isasight natin doon sa marka sa baba. Okay. At saka yung marka dito, nakatapat. Dapat nakatapat din sa marka doon sa baba. Tapos, magsinyal, magmarka na, magsinyal na para may sinyal tayo. Okay, ngayon mga kabaryo, i-fit na natin. Natapos na nating na-ikat. Try natin kung fit sila. Para malaman natin kung fit sila, kung hindi. Kung hindi, huwag nating ipilit, ha? Mga kabaryo, hindi sila magsasama kung ipilit natin. At magre-reviat na ko tayo. Kabaryo, pagkatapos na nating na-fit, okay na okay. Bagay ko sila. Yan.
kung talagang fit sila, kailangan na silang magsama. Ganun ho, yun. Ayun o, natapos na nating nakanto. Ganun lang ho kasimple mga kabaryo. Kung nasundan mo, no? Kung hindi mo nasundan mga kabaryo, advice ko sa'yo, i-play mo lang, ha? Libre lang naman. Kahit million times mo pang i-play, ano, mga kabaryo, panoorin mo at panoorin, libre ho yan. Hindi ho kagaya sa mga eskwelahan na kailangan mo pang magbayad ng tuition fee. Okay, kung nagustuhan mo ang video ito, mga kabaryo, mangyari nga paki-like na ho at paki-share na rin sa iyong mga kaibigan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, siyempre mag-subscribe na ho dyan sa baba. Yung hugis kampana ho dyan, paki-pindot na rin ho, no, mga kabaryo, para ma-update ka sa susunod ko pang i-upload na video. Hanggang dito na lang, guys, sa susunod mga kabaryo. Bye-bye!